Isa pong magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po si Papa Dudot. Samahan po ninyo ako sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ngayong araw na ito ay kwento po ng ating kabarangay na nagpapatago po sa pangalang Hardy ang inyong matutunghayan dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Hardy. Kilala kita pero hindi pa kita nakakausap kahit na gusto sana kitang makausap noon pa dahil may balak talaga akong ikwento ang buhay ko. Minsan, nagiinuman kami last year ay kasama namin ang isa sa mga barkada ko. Naikwento ko sa kanya na noon ko pa gustong ibahagi ang buhay ko sa programa mo. Sabi nila ay mas magandang isulat ko na kagad ito para ito'y mabasa mo. Bilang marami nga po ang mga sumusulat sa inyong programa. Kaya heto, isinulat ko lahat ng tungkol sa mga nangyari sa buhay ko. Sana Papa Dudot ay mabasa mo. Sa Maynila ako ipinanganak. Doon kasi nagkaroon ng magandang kapalaran noon ang mga magulang ko. Si Papa at si Mama ay taga-probinsya. Si Papa ay sa isang government office nagtatrabaho. Si Mama naman ay sa isang bangko sa Quezon City. Masarap ang buhay noon, lalo na't nag-iisa lang akong anak. Mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Lahat halos ng gusto ko ay naibibigay nila. Sa salas ng apartment namin noon sa Quezon City ay makikita mo ang mga litrato kong nakakwadro mula noong baby pa lang ako hanggang sa noong nag-high school ako. Doon mo makikita kung gaano ako ka-espesyal sa kanila. May isang kwarto rin noon na punong-puno ng mga larawan ko noong bata pa ako. Parang lahat ng kahilingan ko noon ay natutupad. Parang hindi nila kayang ma-disappoint ako sa mga gusto ko. Noong second year high school na ako, noon ako unang nakatikim ng suntok ni Papa. Mali ko rin kasi dahil tumigas ang ulo ko noon at saka noon na rin ay napasama ako sa mga astig na barkada. Umuwi akong nakainom at amoy yosi pa. Sinita ako ni Papa pero pabalag ang pagsagot ko noon. Sabi niya, hindi raw tama ang mga ginagawa ko. Mabuti pa raw habang maaga ay may tama na niya ako. Pumalag ako noon kaya't nasapak niya ako. Umiyak si Mama noon. Si Mama ang kahit na noon ay noong maliit pa ako ay hindi niya ako napalo. Mahal na mahal niya ako. Kaya noong makita ni Mama na sinapak ako ni Papa, parang si Mama ang nasasaktan. Sinundan ako ni Mama noon sa kwarto ko. Inalo niya ako at siya ay humingi ng dispensa para kay Papa. Mula noon, Papa Dudot, ay parang umunti ang respeto ko sa Papa ko. Hindi ko siya pinapansin at habang maiiwasan ko siya ay iniiwasan ko. Pagkatapos ng school ay sa labas na ako kumakain para pag-uwi ko sa bahay ay hindi na ako lalabas sa kwarto ko. Kahit anong kalampag ang gagawin nila sa pinto ng silid ko ay hindi ako lumalabas. Kaya lang, may isang gabi na umuwi ako. Si Papa naman ang lasing. Pinilit niya akong magkausap kami. Ayoko sana pero napilitan lang ako. Mali daw talaga akong sa ganoong paraan ako tatanda. Mag-isang anak lang daw ako kaya dapat daw ay maayos ang pagpapalaki sa akin. Ako ang tatay dito kaya ako ang babali sa sungay mo. Banta pa ni Papa. Matapang ang mukha niya noon, bigla akong tumayo at sinigaw-sigawan niya akong bumalik pero hindi ko na siya pinakinggan. Sinundan niya ako sa taas pero siyempre, inilako ang pinto ng silid ko. Ingay nila Mama ang narinig ko sa labas ng pintuan ko. Parang sila pa ang nag-aaway. Pinag-aawayan nila ako. Si Mama ang sobrang nagmamalasakit sa akin at naniniwala siya na pwede akong itrato kagaya noong baby pa ako. Tender love and care. Si Papa naman ang nagsasabi na nagkakasungay na raw ako kaya't hindi na pwedeng lambing-lambingin pa.
Balak wasakin ni Papa ang pinto ng kwarto ko noon. Nakahanda naman ako at kahit second year pa lang ako noon ay nakahanda akong makipagsapakan sa Papa ko. Marami naman akong natutunan sa taekwondo sa eskwelahan at isa pa ay napili ako noon para sa isang special training pero hindi ko lang itinuloy. Isa pa ay magkasing tangkad lang kami ni Papa noon. 5'5 lang kasi si Papa at 5'5 naman ako noong second year high school pa lang ako. Inihanda ko rin ang paper puncher ko noon dahil alam kong magagamit ko yun para idepensa ang sarili ko laban sa ama ko. Mabuti na lang at natapos ang ingay nila sa labas ng pintuan. Mas malakas ang sigaw ni Papa. Galit na rin kay Mama dahil kinukonsente daw ako kaya lumalaki ang ulo ko. Naulinigan ko ang pag-iyak ni Mama bago sila tuluyang nawala sa harap ng pintuan. Yung pag-iyak ni Mama ko ang dumagdag sa galit ko kay Papa. Mahal na mahal ko rin ang Mama ko kaya't ayokong may nagpapaiyak sa kanya. Kinaumagahan ay maaga akong gumising. Sa ibaba ng pinto ng kwarto ko ay may isang sobre. May lamang pera at sulat mula kay Mama. Yung pera ay baon ko sa eskwelahan at sa sulat ay nalaman ko na umalis si Mama dahil nag-away sila ni Papa. Pumunta raw siya sa bahay ng kaibigan nila sa Libis. Sinabi lang ni Mama na mahal niya ako at sana ay maayos na raw ang gulo sa bahay namin. Naligo kaagad ako. Alam ko namang wala kaming almusal noon dahil wala si Mama. Kaya kakain na lamang ako ng sandwich at iinom ng juice. Sa dining room namin ay nakita ko si Papa. Nakatingin sa akin. Isang kagat pa lang ako ng sandwich ay lumayas na ako. Tinawag ako ni Papa pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko gusto yung ideya na dadalawa lang kami sa bahay dahil baka magpatayan lang kami noon. Sinundan pa ako ni Papa hanggang sa gate pero tumakbo na ako. At noong may dumaang jeep ay sumakay na ako. Dati nang maghapon ako sa eskwelahan kung saan-saan na kami nagla-lunch ng mga barkada kong malayo din sa eskwelahan sa mga bahay. Hindi kasi praktikal na umuwi ka pa dahil matatraffic ka lang. So papasok kami sa umaga tapos after class ay sa hapon na lang kami uuwi. Pag-uwi ko sa bahay bago mag-alas 7 ng hapon ay wala pang katao-tao sa bahay. Sa mesa ay nandoon pa rin yung sandwich at juice na iniwan ko noong umaga. Pero sa ilalim ng platito ng sandwich ay may isang sulat galing kay Papa. Patawarin mo ko anak. Huwag kang magalit sa akin. Gusto ko lang na mapabuti ka. Pagdating ng araw, pagtatay ka na rin, maunawaan mo rin kung bakit ginagawa ko to. Ganun lang ang nasa sulat. Alas 11 ng gabi ay wala pa rin sina Mama at Papa. Nanood na lang ako ng TV sa salas. May galit pa rin ako kay Papa pero nagsorry naman siya sa akin kaya siguro hindi ko na siya iiwasan. Noong may kumatok sa pinto ay mayroon na akong nakahandang ngiti at halik para sa mga magulang ko. Naisip ko rin na tatatlo lang kami sa bahay, eh nagkakagulo pa kami at ang pangit na ako ang dahilan ng kanilang kaguluhan. Pero pagbukas ko ng pinto ay hindi sina Mama ang nakita kong tao. Si Uncle Jim, kapatid ni Mama sa probinsya. Noon pa man ay hindi ko na gusto si Uncle Jim dahil siya ang pinakasutil sa mga taong kilala ko. Palibasa, lulong sa droga. Kapag umuwi kami ni na Mama sa probinsya ay siya ang pinakakinabubisitan ko dahil sa lakas niyang mang-asar. Si Uncle Jim din ang nagdala sa akin ng pinakamasamang balitang narinig ko sa buhay ko. Ulila ka na. Wala na ang mga magulang mo. Sabi ni Uncle Jim.
Loko? Sagot ko sa kanya dahil iniisip ko na nagbibiro lang siya. Pero napagtanto ko rin na hindi naman siya siguro luluwas ng Maynila para lang buwisitin ako. Hindi ako nagbibiro, sabi niya. Magbihis ka na, maglagay ka ng damit mo sa bag, uuwi tayo ng probinsya. Seryosong sabi niya. Dati nang walang buhay ang mukha ni Uncle Jim at madalas ay mapula ang mga mata dahil sa marijuana. Mapula ang mga mata niya noon pero hindi ko iniisip na galing siya sa pag-iyak. Sa labas ay nasilip ko ang taxi na naghihintay. Umalis ka na nga, bangag ka na naman yata eh, sabi ko pa sa kanya. Sabay tayong aalis, pupunta tayo sa ospital. Nandun ang bangkay ng mga magulang mo. Nandun din ang lolo at lola mo. Sasabay tayo sa kanila sa pag-uwi ng probinsya. Doon ibuburol sina ate. Seryosong sabi ni Uncle Jim. Ang sama sa pandinig ko, namura ko siya. Pero pagkatapos ko siyang murahin ay napaiyak ako. Nakadama ako ng takot dahil parang nagsasabi siya ng totoo. Kung totoo ang sinasabi mo, paanong nangyari yun? Tanong ko kay Uncle Jim noon. Hindi ko magawang sambitin ang salitang namatay dahil mayroon sa sulok ng isipan ko ang pagtanggi na ulila na nga ako. Naaksidente sila. Nabangga ang kotse ng papa mo noong pauwi na sila dito. Kahit na drug addict ako, hindi ko pwedeng gawing biro ang pagkamatay ng kapatid ko. Gumaralgal ang boses ni Uncle Jim. Noon ay tuluyan ang nagdilim ang paningin ko. Muling natatandaan ko ang paninikip ng dibdib ko. Pagmulat ko ng mga mata ko ay nasa ospital na rin ako. Naroon sina Lolo at Lola. Mugto ang mata ni Lola. Nawalan ako ng malay pero ninais ko pa na sana hindi na lamang ako na nagkamalay. Sana ay namatay na rin ako ng tuluyan dahil sa mga sumunod na nakita ko. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko halos natanggap. Yung mga katotohanang wala na nga akong mga magulang. Sa probinsya ay binurol si na mama at papa. Dumating din ang lolo at lola ko at mga tiyahin ko na kapatid ni papa mula din sa probinsya. Mabigat sa dibdib Papa Dudut hanggang sa ngayon kapag naaalala ko ang magkatabing kabaong ng mama at papa ko. Lagi akong nagwawala noon at kahit inaantok na ako ay nilalabanan ko dahil ayokong matulog. Natatakot ako noon na baka kapag nakatulog ako pagising ko ay wala na sina mama. Tumakas pa ako noon dahil naisipan kong uminom ng alak. Pumunta ako sa malapit na tindahan pero ayaw nila akong pagbilhan ng alak. Kilala kasi ako ng mga may-ari. Pumunta ako sa malayo at doon sa tindahan na hindi ko kilala. Habang naglalakad ako ay biglang umulan. Pero hindi ko inintindi. Pagdating ko sa tindahan ay basang-basa na ako at ginaw na ginaw. Sinabi ko sa tindero na pampainit lang ng katawan. Pinagbilhan naman ako dahil hindi ako kilala. Nakatatlong beer pa rin ako kahit na masakit ang tiyan ko dahil hindi naman ako kumain. Umuulan pa rin noong lisanin ko ang tindahan. Umiikot ng paningin ko sa gitna ng daan habang malakas ang buhos ng ulan. Madilim ang paningin ko pero nakikita ko ang mukha ng papa at mama ko. Bumangga ako sa isang drum ng basura sa gilid ng daanan. Sumandal ako doon pero wala na akong lakas na bumangon. Tuluyang nagdilim ang paningin ko, Papa Dudut. Noong nagkamalay ako ay maliwanag sa paligid ko. Puro puti ang nakikita ko pero sandali akong dumilat. Muli akong nagpatangay sa pagtulog. Noong magising ako ay si Uncle Ramon at isang nurse ang nakita ko. Nasa ospital na naman ako at yung ginaw na naramdaman ko noong mababad ako sa ulan ay ganong ginaw pa rin ang nararamdaman ko noong nasa katri ako sa ospital. Mahina pa ako noong libing ng mga magulang ko. Bago ibaba ang mga labi ng mga magulang ko ay tinawag ako ni Lola.
Humingi na raw ako ng tawad sa mga magulang ko. Hindi ako lumapit pero nanikip ang dibdib ko noon. Gusto kong umiyak pero wala akong luha. Hindi na nila ako hinintay na lumapit pa. Sabay na ibinaba sa hukay ang mga labi ng mga magulang ko. Yun ang hindi ko na nakaya. Habang dahan-dahang nawawala ang mga kabaong sa paningin ko ay pabigat ng pabigat ang loob ko. Hanggang sa wakas ay nagawa kong sumigaw. Sigaw na lumutang sa gitna ng mga pag-iyak ng mga kaanak namin. Sigaw na naglabas ng hinanakit sa dibdib ko at mga nagbabagang luha. Sigaw sa mama at papa ko na kahit gaano pa kalakas ang sigaw na yon ay hindi na napigil pa ang pagbaon nila sa hukay. Sina Lolo Juan at Uncle Ramon ang pumigil sa akin nung tinangka kong lumapit sa hukay. Hindi na ako nakalapit dahil kahit na inubos ko ang lakas ko sa pagpupumiglas ay dalawa naman silang pumigil sa akin. Hindi ko na rin natanaw pa mga magulang ko. Yun na ang huli. Pagkatapos nun ay parang blanco ang mundo ko para sa akin. Parang gusto ko na rin mamatay. Yakap-yakap ako nila Lola Iska na noon ay nasa kwarto. Marami siyang sinabi hanggang sa makatulog ako. Noong magising ako ay umaga na ulit at lahat sila ay nag-aabang para sa pagising ko. Isang mahalagang katanungan pala ang ibibigay nila sa akin. Kanino ako titira? Kanino ako sasama? Siyempre sa mga magulang ko. Ang agad ay gusto kong isagot pero yung realidad na wala na pala akong mga magulang ay muling nagpaiyak sa akin. Nagkausap-usap na pala ang mga grandparents ko sa mother side at grandparents ko sa father side na ako na lang ang masusunod kung saan ko gustong sumama. Mahirap ding desisyon yon pero noong makita ko si Uncle Jim ay nakapagpasya ko. Sa mga lolo at lola ko sa father side. Matinding adjustment ang ginawa ko. Ayoko pa sana mag-aral pero pinayuhan ako ni na Uncle Ramon at Tita Sylvia na isang teacher na masasayang ang panahon ko kapag nahinto ako. Isa pa, kailangan ko rin magkaroon ng mga bagong kaibigan para malibang ako. Para madali kong makalimutan ang mga sakit sa dibdib ko. Nag-enroll ako ng high school sa probinsya. Tinanggap naman ako matapos makiusap ni Tita na aayusin pa niya ang mga papers ko sa Maynila. Unang araw ko sa eskwela ay muntik agad akong mapatrobol. Marami din pala kasing mayabang. Marami sila noon kaya't nagtimpi muna ako. Tinawag kasi ako ng hoy tapos mayabang tumingin. Tinitigan ko rin. Noong pangalawang araw ko sa school ay naghanda ako. Kinuha ko yung 29 ni Uncle Ramon at nilagay ko sa bag ko. Noong uwian, hindi pa ako nakakalayo sa gate ng eskwelahan ay naglabasan sa isang kanto ang limang estudyanteng mga bully. Sila yung muntik nang kumursunada sa akin. Tinawag ulit nila ako pero hindi ako lumapit. Narinig ko yung sigaw ng isa at naramdaman ko ring hinahabol ako. Inapuhap ko ang 29 sa bag ko habang naglalakad ako. Narinig ko yung nagmura yung isa sa likod ko tapos bigla ay naramdaman ko ang pagsunggab sa likuran ko. Pag-ikot ko ay bigla ko siyang inundayan ng saksak sa tagiliran. Binunot ko saka ko sinipa. Nilapitan ko pa ang isa, lumayo sa akin dahil nakita niyang puro dugo ang kamay ko at hawak ko pa ang 29. Yung dalawa ay nakita kong inaalalayan ng isang nasaksak ko. Nakiusap sila sa akin na huwag ko daw silang saksakin. Yung isa ay lumayo at nagmura pa sa akin. Pumulot ako ng bato saka ko ipinukul sa kanya. Napansin ko na lang na marami palang nanonood sa mga estudyante. Pero hindi ko sila pinansin. Umalis ako na parang walang nangyari. Sa bahay ni na Lola pagdating ko ay hindi pa rin ako nagkwento. May bahagi ng isip ko na nagsisisi sa nagawa ko pero sinikap kong huwag maisip yon.
Kinabukasan, pagpasok ko ulit sa eskwela ay maraming estudyante ang nakatingin sa akin pero hindi na ako kinanti. Noong sumunod na linggo, araw ng Lunes, lumapit sa akin ang dalawang barkada noong nasaksak ko. Humingi sila ng pasensya. Gusto raw nila akong maging kabarkada. Sinabi kong ayoko. Pero kung gusto niyo ng away, sige lang. Kahit kailan eh, pwede ako at kahit saan. Sabi ko sa kanila. Wala kasi akong tiwala sa kanila. Iniisip ko na baka kunwari lang ay babarkadahin ako tapos ay bigla silang magtatraidor. Hinihintay kong hulihin ako ng pulis o puntahan ako ng barangay captain o kahit ipatawag ako ng principal sa eskwelahan. Pero wala akong nahintay. Buhay naman kasi yung nasaksak ko. Matapos ng 3 linggo ay dumating ang totoong trouble. Sa loob mismo ng school, nag-CR ako sa likod. Sa loob ay may biglang kumalabog sa likod ko. Mabuti na lang at nasunggaban ko ng kanang kamay ko ang ulo niya. Ubus lakas kong ibinalandra sa dingding habang hawak ko pa noon ang zipper ng pantalong ko. Sa pinto ay may dadaluhong pero mabilis kong nasipa. Sinaraduhan niya ang pinto kaya dalawa lang kaming nasa loob. Dumudugo ang ulo ng kasama ko sa loob kaya nagkaroon ako ng chance na kunin sa bag ko ang 29. Huwag, maawa ka. Sabi niya noong makita niyang hawak ko ang 29. May sigawan noon sa labas ng CR. Hinila ko siya at saka ko binuksan ang pinto. Hawak ko siya sa likod niya noong lumabas kami. Pero sa gilid ng pinto ay may nakaamba na palang 2x2. Hinataw ang kamay kong may hawak ng 29 kaya nabitawan ko yun. Tumakbo ako sa kabilang gilid pero sinundan pa rin ako. May mga first year noon na nag-gardening at nakita ko ang isang may hawak ng pala. Inagaw ko yun kaya noong daluhungin ako ng dalawa kong kaaway ay pinaghataw ko pa sila ng pala. May isang mayabang na siguro may alam ng konti sa karate. Pumwesto ng ala Bruce Lee sa harap ko. Pero bago pa siya nakagalaw ay mabilis kong inikot ang sarili ko at pagharap ko ay tinaya kong tumama sa ulo niya ang pala. Ang lakas ng ingay noong pala sa ulo niya. Kasunod nun ay hinataw ko pa ulit sa likod habang minamataan ko yung isang pumulot ng 29 ko. Paglapit ko sa kanya ay bigla kong hinataw ang pala sa kanya. Mabilis yun at alam kong hindi niya napaghandaan. Sa pool sa mukha niya. Noon ay mabilis ko siyang nilapitan. Nabitawan na rin niya noon ang 29 dahil hinawakan ng dalawang kamay niya ang mukha niya noon na dumudugo na. Noong nasa akin na ulit ang 29 ay umalis na ako pero tinalasan ko lang ang pakiramdam ko dahil baka may humabol pa sa akin. Sa hallway ang mga teachers ang sumalubong sa akin. Ilang sandali lang ay nasa loob na kami ng principal's office. Matinding magalit ang principal pero nakinig lang ako. Ako ang lumalabas na masama dahil marami daw akong naagrabyado. Tapos pinapatawag ang mga magulang ko. Magulang? Parang inulit yon ng isipan ko. Gusto kong sabihin na wala na ako mga magulang pero hindi ko ginawa. Noong mga sandaling yon ay mas gusto ko pa ring tumigil na lang kaysa magtawag ng mga magulang o guardian. Napakadaming sinabi ng principal pero ni isang salita ay wala siyang narinig mula sa akin. Hanggang sa palabasin nila kami ay hindi ako nagsalita man lang. Tapos kinuha ang 29 ko, hindi ko ibinigay. Itinula ko yung lalaking teacher na nagtangkang kunin ang armas ko. Noong titigan ko siya, halatang natakot din. Pumasok pa rin ako kinaumagahan pero sa classroom ay kinausap ako ng teacher. Hindi raw ako papayagang pumasok hanggat wala akong parents o guardian na makikipag-usap sa principal. Hindi ako tumayo sa upuan ko kahit na pinalabas ako ng teacher. Kahit noong magalit siya ay hindi ko pa rin siya pinansin. Tingin na ng mga kaklase ko sa akin, wala siyang nagawa. Yung sumunod na subject ay Pilipino.
Sinikap din niya akong palabasin pero hindi ko rin siya pinansin. Nagsisigaw siya sa classroom at tinitigan ko lang siya. Wala siyang nagawa. Tapos algebra na at noon pa lang ay nabaitan na ako sa teacher ko noon. Kinausap din niya ako at inulit lang niya ang mga sinabi ng mga naunang teacher na kailangan kong isama ang parents ko para muli akong tanggapin sa klase. Noon ay tumayo na ako para magsalita. Wala na po akong mga magulang, ma'am. Kamamatay lang po nila sa isang aksidente sa kotse. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong ng teacher. Eh bakit ko naman po gagawing biro ang pagkamatay ng mga magulang ko? Sagot ko. Eh bakit hindi mo sinabi sa principal? Sabi niya. Hindi naman po siya nagtanong eh. Tinawag pa niya akong anak ng masama kahit na hindi naman nila kilala ang mga magulang ko. Alam ko na na-impress siya sa akin. Wala pa kasi noon ang mga papers ko mula sa school ko sa Maynila. Hindi sa pagyayabang papadudot ay walang bobo sa klase namin. Lahat kami ay kayang sabihin ang mga gusto naming sabihin ng hindi nahihiya. Siguro kailangan mo nang kausapin ng principal, sabi ng teacher. Hindi po ma'am, ayoko po siyang kausapin. Ayoko rin pong dalhin dito ang lolo at lola ko. Isa pa eh, pinagtatanggol ko lang naman ang sarili ko sa mga totoong masamang tao. Yung mga taong nagtatangka sa akin. Eh bakit ang tapang mo? Mag-isa ka lang, nasabi ng teacher. Hindi po kasi ako takot na mamatay. Hanggang kaya kong proteksyonan ang sarili ko ay gagawin ko. Pero kung sakaling mamatay ako, okay lang sa akin dahil alam ko na yun ang paraan ko para muli kong makasama ang mga magulang ko. Nasabi ko yun at hindi ko na malayang tumulo ang luha ko. Noon ay umupo na ako. Sino bang guardian mo? Natanong pa niya sa akin. Ayoko po silang istorbohin, ma'am. Nakikitara lang po ako sa kanila at ayokong bigyan sila ng sakit ng ulo. Wala tayong choice. Yun ang requirement ng principal ang makausap ang guardian mo. Titigil na lamang po ako sa pag-aaral, sabi ko. Noon ay hindi na siya nagsalita pa. Matagal bago siya nagsimula ng lesson. Pero noong matapos ang klase ay kinausap pa niya ako. Sinubukan niyang himukin ako na magdala ng guardian ko. Pero matigas ang naging pasya ko. Hindi ako magdadala ng kahit na sino at mas gugustuhin ko na lang na huminto sa pag-aaral. Kinabukasan ay hindi na ako pumasok. Kararating lang noon ang Tita Sylvia ko mula sa Maynila. Siya ang nag-ayos ng mga papers ko. Sabi niya, kung kailan daw nasa akin ang papers ko eh, saka ko naman gustong huminto. Eddie, sa iba na lang po ako mag-e-enroll. Biro ko sa kanya. Nagtaka siya. Nandoon din noon si Uncle Ramon. Siguro, totoo yung mga kwento na basagulero ka daw sa school nyo, sabi niya. Hindi ko siya pinansin. Pumasok ako sa kwarto ko at kinuha ko ang bag ko. Inilabas ko ang 29 niya. Sa'yo to, di ba? Tanong ko sa kanya. Oo, eh ba't nasa'yo yan? Sabi niya. May nasaksak na to, pero hindi namatay, sabi ko. May nahampas na rin pala ako. May mga ulong napadugo, sabi ko pa. Namamangha si Tita Sylvia. Pero gusto kong malaman niyo na hindi naman ako bad boy. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Kung walang nambubuli sa akin, wala din akong masasaktan. Sinabi rin nila sa akin na kailangan ko daw magdala ng guardian ko pero mas gugustuhin ko pang huminto ng pag-aaral. Eh bakit naman? Tanong ni Tita Sylvia. Sa school na yun, kung hindi ako makakapatay eh, ako ang mapapatay. O baka pareho, sabi ko.
Hindi na nag-usisa pa sina Tita Sylvia. Ang ginawa niya ay in-enroll niya ako sa ibang eskwelahan. Sa eskwelahan na kung saan ay nagkatrabaho si Tita bilang teacher at si Uncle naman ay bilang technician. Dito ay naiwasan ko naman ang gulo dahil wala naman masyadong nangungursunada sa akin. Nakatagpo naman ako ng mga kaibigan na mga mabait at higit sa lahat, nakilala ko ang babaeng unang nagpatibok sa aking puso. Ang babaeng yun ay tawagin na lang natin sa pangalang Jenny. First year college noon, samantalang ako naman ay second year pa lamang. Una ko siyang nakita sa kantin kasama ng mga kaibigan niya. Hindi siya nakakasawang titigan. Napakaganda niya. May dimples sa baba ng mga labi niya. Mahaba ang buhok at napaka-sexy. Hindi ko pa siya nilapitan noong time na yon pero mula noon ay hindi ko na siya nakalimutan pa. Noong minsang makasalubong ko sila sa hallway ay hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. Sinundan ko sila saka ako nagpakilala. Hindi naman siya suplada pero yung mga kasama niya ay tumatawa noon. Sinubukan ko pang kunin ang telephone number nila pero nagkakasera lang daw siya. CP number lang. May cellphone ka? Sabi niya sa akin. Wala pa akong cellphone noon. Wala akong CP pero sige, kukunin ko na rin. Sabi ko. Ibinigay naman niya ang number niya. Masaya ako noong maghiwalay kami. Kinagabihan ay nanghiram ako ng cellphone kay Tita Sylvia. Nag-text kami ni Jenny at hindi ako nagpaligoy-ligoy. Nanligaw ka agad ako sa kanya. High school ka pa lang, di ba? Sabi niya. So what? Mas matangkad naman ako sa iyo eh. Sagot ko. Wala yun sa height. I know, nasa puso yun at alam kong sure ako na mahal kita. Sabi ko. Naku, mabuti pa eh maging friends lang muna tayo. Text back niya. Friends lang muna? Okay, sige, pero kukulitin kita ha. Sabi ko. Okay lang pero huwag masyado ha. Kasi madali akong mairita. Sabi niya. Hindi kita iiirita. I swear. Lalambingin kita and I'm sure na hindi ka magsisisi na maging BF mo ko. Sabi ko. Friends lang muna, di ba? Text back niya. Okay. Sabi ko. Happy pa rin ako that night dahil nalaman ko na napakabait pala ni Jenny. Dahil doon ay nadagdagan ang admiration ko para sa kanya. Nakahiga ako sa bed ko na nakangiti habang nakatingin sa kisame. Uy, in love na yata ang pamangkin ko. Bigla ay narinig ko si Tita Sylvia. Tama tita, sabi ko. Eh, sino naman ang lucky girl? Tanong niya. She's Jenny. Nasa college na po siya, sabi ko. Napataas ang kilay ni tita pero hindi nagsalita. Inabot ko sa kanya ang cellphone niya. O sige, I'm happy to see you happy. Pero studies muna ang priority ha, sabi niya bago tumalikod. Sure pero tita, muli siyang lumingon. Ano yun? Can I request something? Sabi ko. Cellphone? Hula niya. Tama ka tita, ang galing mo. Sana cellphone. Pero pwede sa swaldo ko na lang ha at saka yung mura lang muna ha. Okay lang tita. I know naman na mura lang ang pagmamahal mo sa akin eh. Tampo kunwari ko. Dumapit siya ulit sa akin. Tumabi at saka ako inakbayan. Hinilikan pa niya ako sa buhok ko. O sige, ibibili kita ha pero mangako ka sa akin na magiging good boy ka ha. Huwag mong bibigyan ng headache si tita ha kasi baka tumanda akong dalaga, sabi niya. I love you tita, sabay sabi ko. Bolero, sabi niya.
Pinisil muna ang pisngi ko bago siya lumabas. Sa sweldo ha, pahabol ko sa kanya. Isinigaw niya ang sagot niya dahil nasa hagdan na siya noon. I was smiling dahil ang bait ng tita ko. Para siyang si mama. Then napako ang tingin ko sa dingding. Noon ay naalala ko si mama. Naglakbay ang diwa ko sa lahat ng mga kabaitan at pagmamahal sa akin ng mama ko. Tapos ay nabasa ng luha ang mga pisngi ko. Hindi ko na malayan na malakas na pala ang iyak ko habang nakadapa ako sa kama ko. Inakit ako ni na Tita Sylvia at Uncle Ramon. Si Tita, niyakap ako. Bakit? Merong bang masakit sa'yo? Nahihiyaman akong magsabi pero nasabi ko. Wala po. Namimiss ko lang sina mama. Humigpit ang yakap sa akin ni Tita Sylvia. Yung yakap na parang yakap ng mama ko noon. Sa school ay inaabangan ko si Jenny. Noong makita ko siya ay niyaya ko mag-snack, pati mga kaibigan niyang sina Lynn at Cherry. Bakit, may pera ka ba? Sabad ni Cherry. Bakit, sinasabi ko bang ililibre ko kayo? KKB tayo ha, biro ko. Kapal pala ng face mo, sabi naman ni Lynn. Sige, pagbigyan na natin siya. Anyway, gutom na ako eh, sabi ni Jenny. Feeling ko noon ay tumama ako ng first ball. Sa kantin ay magkakaharap kami. Uy, nanliligaw ka raw kay Jenny. Di ba ang bata mo pa? Sabi ni Cherry. Siya ang pinakamaingay sa kanila. So what? Hindi naman issue yung edad, di ba? Buti pa size, pwedeng maging dahilan para maghiwalay, sabi ko. Anong size? Si Cherry ulit. Size ng ano? Sabi ko. Ang bastos mo? Sabi niya, namula ang mukha niya. Kumain na lang ulit ako habang tawa ng tawa noon sina Jenny at Lynn. Pero sa totoo lang, mahal ko si Jenny. Sabi ko, wala akong narinig na reaksyon mula sa kanila. Sa tingin ko ako ang pinaka magiging masayang tao sa buong universe kapag sinagot niya ako. Sabi ko, happiest man? Eh boy ka pa lang eh. Boy sa edad pero hindi sa lahat. Sabi ko naman, nagtawanan ulit kami. You're so bastos talaga, sabi ni Cherry. Sukat ng pag-iisip at pag-ibig, pagtatama ko. Oo nga, parang matalino ka at mature ka na. Gifted child ka ba? Sili naman yun. Hindi pa ako gifted pero pag sinagot ako ni Jenny, yun ang magiging pinakamagandang regalo na matatanggap ko, sabi ko. Tapos, naramdaman ko ang tampal ni Jenny sa baba ng balikat ko. Nginitian ko siya. Uy, love mo na ako no, biro ko. Oo, love na kita as in kaibigan lang, sabi niya. Kinansyawan ako ng dalawa, kunwari ay napikon ako. Aktong tatayo akong nakasimangot. Hinila ni Jenny ang kamay ko. Saan ka pupunta? Wala, hindi na ako masaya dito. Kunwari nagtatampo ako. Sabi ko na nga ba totoy ka pa eh. Tingnan mo yung itsura mo oh. Tatampo-tampo ka, sabi ni Jenny. Pagka dinig ko noon ay dumukhang ako saka ako siya mabilis na hinalikan sa pisngi. Nagulat siya. Noong umupo ulit ako ay kinurot niya ako sa tagiliran. Napasigaw ako sa sakit. Tingin na ng mga tao sa amin. Huwag mo nang uulitin yun ha, sabi niya. Opo, sabi ko habang hinahaplos ang pinanggagalingan ng kuko ni Jenny. Tawa ng tawa sina Lina Cherry. Pero in fairness, masarap, sabi ko. Doon ay kinurot ulit ako ni Jenny. Tinupad ni Tita Sylvia ang pangako niya. Binili niya ako ng cellphone at sa pamamagitan noon ay lalong naging constant ang communication namin ni Jenny. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya.
Minsan ay naikwento ko sa kanya ang tungkol sa mga parents ko. Surprisingly, pati pala siya ay wala na ring nanay. Pareho kami ng naramdaman sa pareho naming sitwasyon. Namimiss mo ba siya? Text naman niya. Lagi, sabi ko. Papaano mo nakakaya? Tanong niya. Minsan parang hindi ko kaya. Parang gusto ko na ring mamatay para makasama ko na sila. Sabi ko. Huwag naman. Text back niya. Pakiramdam ko wala akong silbi. Doon ko naiisip na sana kasama ko na ang parents ko. Sabi ko. Huwag mo nang isipin ulit na walang nagmamahal sa'yo. Mali yun, sabi niya. Oo nga kasi mahal ako ng Tita Sylvia ko, Uncle Ramon ko at ng lolo at lola ko. Pero hindi pa rin ako masaya. Hindi lang sila ang mga nagmamahal sa'yo. Pati ako. Mahal na rin kita. Text back ni Jenny. Halos mapalundag ako sa tuwa pero napigilan ko. Mahal mo ako as friend? Reply ko. Higit pa dun. Mahal kita kasi mahal kita. Reply niya. Hindi ako nagte-text back pero tinatawagan ko na siya. Gusto kong makasiguro na siya talaga ang ka-text ko. Sinagot niya ang tawag ko. Jen, totoo ba yun? Excited na tanong ko. Oo, mahal na talaga kita. Sabi niya. Napasigaw ako sa tuwa. Jen, I love you. Pangako ko na gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Nasabi ko. Maya-maya lang ay nasa pinto na ng room ko si Tita Sylvia. Medyo nag-aalala nung una pero napalitan ng ngiti ang worry niya noong makita niyang may kausap ako sa telepono. Naputo lang niya. Wala na akong load. Nasa pinto pa rin si Tita. Tumakbo ako sa kanya at niyakap ko siya at hinalikan. I'm so happy, Tita. Girlfriend ko na si Jenny, sabi ko. At noon ay masayang masaya din si Tita Sylvia para sa akin. Una nagsimula ang masayang araw ko, Papa Dudot. Noong una, sekreto lang namin ni Jenny ang relationship namin dahil nahihiya daw siya sa mga kaibigan niya. Pero sandali lang yun. Ako ang nagbunyag ng sekreto namin. Nagalit sa akin si Jenny pero napatawa din niya ako. Dumaan pa ang mga araw. Third year high school na ako noon at second year college naman si Jenny. Minsan, nagkakaproblema kami. May ibang nanliligaw sa kanya. Naging transparent ako sa galit ko. Napagsasalitaan ko ng masakit si Jenny dahil alam ko naman na hindi na tamang mag-entertain pa siya ng mga suitors. Ang isang babaeng may boyfriend na. Noong time na yon, nag-call siya ng cool off. Hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanya na malilintikan sa akin ang suitor niya kung yun ang dahilan ng cool off namin. Ang yabang mo, kala mo kaya mo siya? Sabi niya sa akin. Third year college na yung nanliligaw sa akin. Ipuprove ko sa'yo. Sabi ko. Huwag na, baka mabugbog ka pa. Sabi niya. Iniwanan ko siya noon pero tuwing gabi ay nagpupunta ako sa kasera nila. Minsang nadatnan ko ang suitor niya. At hindi ako nagdalawang isip na tadyakan siya. Nagkagulo noon pero bago pa lang nakaporma ang ugok na manliligaw ni Jenny ay nailabas ko na ang 29 ko. Gigripuhan kita kapag hindi mo nilubayan ang girlfriend ko. Banta ko sa kanya. Nakatunga nga siya sa akin. Ayokong isipin mong tinatakot kita. Kaya kitang patayin, sabi ko. Sige nga, mayabang na hamon niya. Mabilis ko siyang inundayan pero dinaplis ko lang. Yung mga sumunod na araw ay naging napakahirap sa amin ni Jenny. Hindi niya ako pinapansin sa eskwelahan pero may isang hapon na hinarang ko siya. Hinawakan ko siya ng mahigpit para hindi siya makawala. Natatakot na ako sa iyo, sabi niya. Dapat lang, sabi ko. Mahal na kita, Jenny. Lahat ay gagawin ko para sa iyo.
pati buhay ko, wawalain ko kapag hindi ka napunta sa akin. Ang bata-bata pa natin, lalo na ikaw, sabi niya. Wala akong pakialam at lalong hindi sagot dyan ang magpaligaw ka pa sa iba. Tandaan mo, makakapatay ako kapag inagaw ka sa akin, sabi ko. Mabuti na lang Papa Dudot at noon ay nagkaayos din kami ni Jenny. Sa araw na yun ay naisama ko siya sa apartment namin. Walang katao-tao noon dahil sa mga nasa trabaho sila ng mga kasambahay ko. Doon ay may naganap sa amin ni Jenny. Hindi ko makakalimutan yon bilang yun ang kauna-unahang nangyari sa buhay ko. Naulit pa ang mga tagpong nakalimot kami ni Jenny. Alam namin na ginusto namin pareho yon hanggang sa hindi sinasadyang mapuruhan ko siya. Nagkalaman ang tiyan niya at iyon ay naging napakalaking problema. Ilalaglag daw ni Jenny ang laman ng tiyan niya. Ako naman ay hindi sumang-ayon. Sinabi ko sa kanya na magsasama na lang kami at doon kami sa apartment ng tita ko titira. Ano ka ba? Ang babata pa natin, sabi niya. Walang bata-bata dito. Kesa naman sa patayin mo ang bata sa tiyan mo, sabi ko. Dugo pa lang to, sabi niya. Hindi, hindi mo ipapalaglag yan. Hindi kita mapapatawad, sabi ko. Wala akong pakialam. Hindi naman ikaw ang masisira ang buhay. Marami pa akong pangarap at saka, bakit ang lakas ng loob mong yayain akong magsama na tayo eh? May pambuhay ka na ba sa akin? Hindi tayo papabayaan ng tita at ng uncle ko, sabi ko. Hindi, ayoko. Hindi ganun kadali yon. Masyado ka pang immature at akala mo ang dali-dali ng lahat, sabi niya. Sandali lang tayong aasa sa tita ko. Kapag nakagraduate na ako, bubukod na tayo, sabi ko. Sandali lang, eh third year high school ka pa lang eh. Sandali lang yun. Ano ba naman yung 5 taon? Ano yung 5 taon? 5 taon na palalamunin tayo ng tita mo? Nakakahiya yun. Noong sumunod na araw ay hinahanap-hanap ko siya. Wala sa school, wala sa kaseran nila. 2 linggo mula noon ay muli ko siyang nakita sa kaseran nila. Matamlay siya at namumutla. Sabi ng kaboardmate niya, nagkasakit daw siya. Pero ang sabi niya sa akin, wala na ang laman ng tiyan ko. Nasampal ko siya nang hindi ko namamalayan. Pero hindi siya nag-react. Pero wala siyang naging pakialam. Tahimik lang siyang lumuha sa harap ko habang nakayuko. Hindi rin ako nakapagsalita. Sa totoo lang, ako'y nasasaktan para sa kanya. First time ko siyang mapagbuhatan ng kamay. Nagsisisi rin ako at nakukonsensya ako. Iyak niya sa akin. Niyakap ko siya. Patawarin mo ko, sabi pa niya. Hindi ko na rin napigilan pang umiyak. Iniyakan ko ang batang nilaglag ni Jenny. Dugot lamang ko yun at tunay na pamilya ko. Kung sana ay nabuhay ang batang iyon, siguro hindi ko na masasabing ulila ako. Nabawasan ang pagmamahal at respeto ko kay Jenny at dahil doon ay nagawa kong pumatol sa iba. Noon pa man Papa Dudot ay marami nang lumalapit sa akin pero wala sa bokabularyo ko ang lokohin ng babaeng mahal ko. Kaya lang, yung ginawa ni Jenny ay pambabastos din sa pagkalalaki ko. Pinakiusapan ko siyang huwag ilaglag ang bata ngunit ginawa pa rin niya. Pumatol ako sa iba pero hindi ako nakipag-break kay Jenny. Nakilala ko si Mary Ann pero hindi kami magka-match. Masyado kasing relihiyosa. Gusto niyang lagi kami sa simbahan at doon kami lagi mag-usap sa parke sa harap ng katedral. Hindi ko kinaya, kaya hinayaan ko na lang siya. Sobrang baba kasi ng paniniwala ko sa Diyos noon, Papa Dudot. Tingin ko sa Diyos,
ay walang kasing lupit. Isipin mo ba naman eh, sabay niyang kunin sa akin ang mga magulang ko. Kung totoong may Diyos, sana hindi niya hinayaang mamatay ng sabay ang mga magulang ko dahil syempre, mauulila ako. Kawawa naman ako, di ba? Pero parang walang Diyos kasi naulila pa rin ako. O kung sakali mang may Diyos, eh sa tingin ko ay ayaw niya sa akin. Kaya ayaw ko rin sa kanya. Nakornihan ako kay Mary Ann, kaya hinayaan ko na lang siya. Tapos, nakilala ko si Elaine. Kabaligtaran ni Mary Ann dahil si Elaine ay malikot. Sa mga pagkakataong kailangan ko ng kasama ay laging nandyan si Elaine. Pero siya man ay marunong mag-ingat. Nalaman ni Jenny ang tungkol kay Elaine. Hindi ko kasi tinatago si Elaine kahit kanino. Kahit pa sa kanya. Noong oras na tinanong ako ni Jenny kung totoong may iba na ako, inamin ko sa kanya. Umiyak siya. Bakit namang ganun? Kung kailan warak na ako, saka mo ko iiwanan. Sabi niya. Warak na warak, tinawanan ko siya. Ikaw lang din ang nagwarak sa sarili mo. Killer ka pa nga, di ba? Sabi ko sa kanya. Hindi ko na talaga inisip kung masasaktan siya sa mga sinasabi ko. Iiwanan mo na ba ako? Umiiyak na tanong niya. Tinitigan ko siya. Hindi, diyan ka lang. Tayo pa rin pero hintayin mong bumalik ang amor ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Ang tingin ko kay Jenny noon ay wala na yung kagandahang noon ay hinahangaan at kinahuhumalingan ko. Ang pangit niya sa paningin ko. Para siyang bruha. Para siyang aswang dahil sa pagpatay niya sa batang dapat sana ay nag-iisang pamilya ko. Dumaan pa ang mga araw. Hindi kami nagtagal ni Elaine dahil inaaway siya ni Jenny. Mas malapad ang katawan ni Elaine pero bumilib ako sa tapang ni Jenny noon. Hinayaan ko silang mag-ramble sa harap ko at nakapagtatakang si Elaine ang sumuko. Binantaan pa ni Jenny si Elaine na kung hindi pa ako lulubayan ay baka mapatay niya ito. Natatawa ako noon. Ganun babae kasi ang gusto ko. Matapang at hindi marunong sumuko. Kagaya ko. Humingi ng saklolo sa akin si Elaine noon pero hindi ko tinulungan. Noong sumuko na siya ay tinigilan na rin siya ni Jenny. Tuwang-tuwa ako sa kanila. Gusot-gusot ang mga buhok nila noon at may mga dugo sa mukha nila na dulot ng mga kalmot. Loko ka, bulyaw sa akin ni Elaine bago siya tumakbo palayo. Tumingin lang sa akin si Jenny at inayos niya ang sarili niya at saka na rin umalis. Ilang minuto mula nang maglaho ang dalawa ay saka naman dumating si Uncle Ramon. Mabuti na lang at hindi niya nadatna ng gulo. Noong magkita ulit kami ni Elaine ay kinausap niya ako tungkol sa relasyon namin. Sabi ko, hindi ka ba natatakot kay Jenny? Papatay talaga yun. Ikaw, kailangan mo nang mamili. Mahal ko pa ang buhay ko at mahal kita, sabi niya. Ayokong mamili. Kung gusto mong isuko ang relasyon natin eh, malaya ka, sabi ko. Minsan pa akong kinausap ni Elaine pero ganun pa rin ang sinagot ko. Hindi man diretsahan ay gusto niyang siya ang piliin ko. Pag ginawa ko yun, paano naman si Jenny? Kahit hindi ko na siya gaanong kamahal, ay naaawa pa ako sa kanya. At isa pa, ayokong mang-iwan. Noong wala na si Elaine ay nasolo ako ni Jenny. Ramdam ko ang pagsusumikap ni Jenny noon na kunin muli ang pagmamahal na dati kong ibinibigay sa kanya. Kahit madalas siyang masaktan dahil sa di patas na pagturing ko sa kanya ay sinisikap niyang magtiis. Pero dumating sa punto na hindi na raw niya kaya. Wala raw patutunguhan ang relasyon namin dahil ramdam daw niya na hindi ko na siya mahal. Noong una, hinihiling pa naman niya ang pagbabago. Magsimula daw kami ulit gaya noong una.
parang mahirap. Sabi ko, parang hindi mabura sa isip ko na pinatay mo ang magiging anak ko sana. Dugtong ko pa. Minsan ay nag-text si Jenny. Gusto raw niya ng katahimikan. Tapusin na raw namin ang relasyon namin. Hindi ako nag-text back. Mahigit 2 linggo siyang hindi nagpakita at hindi na rin nagte-text. Hanggang sa bigla na lang ay naramdaman ko na kailangan ko siya. Pinuntahan ko siya sa kasera nila pero ang sabi ng ka-boardmate niya ay kanina pa umalis. Bakit? Kayo pa ba ni Jenny? Tanong pa noong una. Hindi ko siya sinagot. Aalis na sana ako noong may humintong tricycle sa harap ng bahay. Isang matangkad na lalaki ang bumaba. Gulat ko noong makita kong si Jenny ang sumunod na bumaba. Agad ko silang sinalubong. Sino siya? Tanong ko kay Jenny. Hindi niya ako pinansin. Ni hindi niya ako tinapunan ng tingin. Sino tong kasama mo? Hinila ko ang kamay niya. Dinaanan lang niya ako. Wala ka nang pakialam. Tigilan mo ko. Sabi niyang hindi tumingin sa akin. Ikaw, sino ka? Sabad nung kasama niyang lalaki. Tinitigan ko lang siya. Binitawan ko ang kamay ni Jenny at saka ako umalis. Ewan pero parang mabait ako noon. Umalis ako pero tinatakang ko ang mukha ng lalaking kasama ni Jenny. Hanggang sa sumapit ang Christmas vacation ay hindi na kami nagkita pa ni Jenny. Hiniling ng lolo at lola ko sa probinsya na doon ako sa kanila magpasko. Pinagbigyan ko naman sila. Masaya sana ang Pasko doon dahil niregaluhan ako ni Lola ng scooter. Pero gaya ng dati, laging nakaaligid si Uncle Jim para asarin at buwisitin ako. Dati nang mainit ang dugo ko sa kanya pero nakahiligan pa niya akong asarin. Nabato ko ng paso. Nakailag pero hindi man lang nagalit. Tinatawanan lang niya ako kahit siguro namumula na ako sa galit sa kanya ay tinatawanan pa rin niya ako. Kaya sagad ang asar ko sa kanya. Gabi ng December 24 ay nag-text si Jenny. Gamit ang ibang number. Bago pa magpasko ay tinawagan ko na si Jenny pero hindi ko makontak. Sa kanyang text ay binati muna niya ako ng Merry Christmas. Kasunod noon ay ang kanyang tanong kung nakalimutan ko na raw siya. Hindi, yun lang ang sagot ko. Mahal mo pa ako? Tanong niya ulit. Hindi ko sinagot. Miss call siya ng miss call hanggang sa mag-text ulit siya. Kung hindi mo na ako mahal, makikipagrelasyon ako sa iba. Sasagutin ko na si Henry, sabi niya. Hindi pa rin ako nagte-text back pero inaamin ko na sumama ang loob ko noon. Lumabas ako ng kanto at malapit kina Lola ay may mga binatang nagiinuman. Inalok nila akong tumagay, hinarap ko naman sila. Okay naman ang jamming noong una pero nung tumagal ay may isang grupo na laging binabanggit ang pagiging ulila ko. Ang sarap daw ng buhay ko dahil wala akong magulang na nakikialam sa mga gusto ko. Nabadrip ako sa kanya dahil ayoko nung pinapalabas niya na masaya ako dahil namatay ang mga magulang ko. Hinamong ko siya ng away. Isa ding mayabang kaya hinarap niya ako. Magkasin laki kami pero mataba siya. Hindi man lang siya tumama. Ang hindi ko alam ay puro kamag-anak pala niya ang mga kainuman ko. May biglang bumambo sa likod ko. Meron sa tagiliran, sa likod ulit. Hindi ko na alam kung sinong haharapin ko. Pero napansin ko na isa-isa silang nagtalsikan at yung iba ay tumatakbo na. Sadsad ako sa pader noong makita kong si Uncle Jim habang binabambo ang hawak niyang 2x2 sa mga tao na nakaaway ko. Ano? Magsilapitan kayo dito at nang maging araw ng patay ang mga Pasko nyo. Sigaw pa ni Uncle Jim sa mga nagtakbuhang kaaway ko. Naglayasan naman sila. Kasunod nun ay inakay ako ni Uncle Jim pauwi ng bahay. Ikaw naman kasi hindi mo ko tinatawag eh. Sabi niya. Nakasalubong namin sa daan si Lola na hindi mailarawan ang itsura dahil sa nerbiyos. Noong Paskong iyon ay muntik nang magkadurog-durog ang katawang ko.
Pero pagbalik ko sa amin, puso ko naman ang nadurog. Sa sasakyan pa lang na hiniram ni Uncle Jim na siyang naghatid sa akin upang maisakay ang scooter, ay na-realize ko na sayang si Jenny noong pakawalan ko pa siya. Kasama namin ang barkada ni Uncle Jim na bumili ng dyaryo upang basahin lang ang horoscope niya. Natawa ako noon dahil halos puro tattoo ang katawan niya pero nagbabasa pala ng horoscope. Naisip kong ipabasa sa kanya ang horoscope ko. Binasa naman niya. Ilang beses ka nang nawala ng minamahal dahil hindi mo magawang ibaba ang pride mo. Huwag hayaang mawala ulit ang isang taong magmamahal sa iyo ng lubos dahil sa huli mo mararamdaman ang pagsisisi. Inagaw ko pa sa kanya ang dyaryo at ako mismo ang nagbasa. Sina mama at papa ang unang pumasok sa isip ko ng tungkol sa nawalang minamahal. Sumunod si Jenny, pero si Jenny pwede pang habulin. Naalala ko lang ang mga pangyayari bago nawala si na mama. Magulo sa pamilya namin noon dahil sa akin. Tama. Dahil hindi ko kayang ibaba ang pride ko noon. First day pa lang sa klase ay pinuntahan ko na si Jenny pero parang ayoko nang tumuloy nung makita ko na masaya silang nag-uusap noong lalaking kasama niya noon. Hinulaan ko na lang na yun ang binabanggit niyang Henry. Nakita ako ni Jenny. Sa mukha niya nung una ay nakita ko na natuwa siya. Pero sandali lang yun dahil parang napagtanto niya na si Henry ang kasama niya. Tumingin din sa akin ang lalaking parang mayabang ang tingin sa akin. Nag-init ang dugo ko. Nilapitan ko sila at walang abog-abog ay inupakan ko ang lalaki. Nagrumble kami hanggang panay ang sigaw ni Jenny. May mga lalaking umawat at nagawa nila akong ilayo kay Henry. Pero habang magkalayo kami ay nagawa kong dukutin ang 29 ko, saka ako mabilis na lumapit sa kalabang ko. Pero nasalo niya ang kamay ko at mabilis siya. Hindi ko binitawan ang 29 kahit na pinipilit niya ang kamay ko. Pero malakas siya at isang kilos niya ang tumalo sa akin. Bigla ay naramdaman ko ang pagtarak ng hawak kong balisong sa tagiliran ko. Nanghina ako at pagkatapos nun ay muli pa niyang naitulak ang kamay ko kaya't minsan pang tumarak ang balisong sa tiyan ko naman. Nanghina na ako at nakaramdam ng pagkaginaw. Si Jenny ang kasama ko sa loob ng tricycle. Nakahiga ako sa kandungan niya. Panay ang iyak niya habang pinabibilisan din sa tricycle driver ang pagpapatakbo patungo sa ospital. Namamanhid sa sakit ang katawan ko noon. Nagdidilim na ang paningin ko at parang gusto ko nang matulog noon pero si Jenny ay kinakausap ako, hinahagod ng kanyang palad ang mukha ko. Hindi ako takot mamatay. Gusto ko nga yun dahil gustong gusto ko nang makasama ulit ang mama at papa ko. Magsasama na ulit kami. Hindi na ulit ako ulila. Huwag kang bibigay, Hardy. Lumabang ka. Paulit-ulit niyang sinasabi habang umiiyak. Sa ospital habang naghihintay kami ng doktor na sasalba ng buhay ko, ay panay pa rin ang iyak ni Jenny. Hardy, huwag kang bibigay. Kailangan kita. Buntis ako at kahit man anong mangyari, bubuhayin ko ang batang ito. Diba? Gusto mo ng anak? Sa sinabing iyon ni Jenny ay parang lumakas ang loob ko pero wala akong lakas na mahugot mula sa katawan ko. Naramdaman ko pa rin ang pag-agos ng luha ng mga mata ko. Di ko alam kung saan pero bigla ay naisip ko ang Diyos. Sa isip kong inaagaw ng kamatayan ay nagawa kong humingi ng tulong sa kanya. Noong nakaraang September 19 ay ikatlong kaarawan ng anak ko. 2 taon siya noong iwan kami ni Jenny. Kasalanan ko rin siguro kung bakit hindi nag-work out ang relasyon namin. Sina Tita Sylvia at mga lolo at lola ko ang parehong magulang na tumutulong sa akin. Hindi naging maganda at masaya ang naging buhay ni Jenny sa piling ko. Kahit mahal na mahal ko pa siya ay hindi ko naman siya nabigyan ng magandang buhay dahil nag-aaral pa ako. Maraming kulang sa amin. Hanggang sa naisipan niyang bata pa siya at may pagkakataon pa siyang magkaroon ng magandang buhay.
hinayaan ko siyang umalis. Nagpunta yata sa Japan, sabi ng mga kaanak niya. Laging nagtatanong si Darwin ng tungkol sa mama niya, pero sinasabi ko na lang na isang araw, babalik din si Jenny. Basta huwag ka lang umasa ha, pero lagi kang magdadasal para tulungan ka ng Diyos na pabalikin ang mama mo dito. Ganito lang ang sinasabi ko sa anak ko kapag hinahanap niya ang mama niya. Siguro babalik si Jenny. Ibang magdasal ang mga bata, di ba? At pagbalik niya, siguradong hindi na siya aalis dahil hindi ko na siya papayagan. Graduating na ako at hindi ako papayag na mabulyaso pa ang plano ko. Lahat ay gagawin ko para sa aking pamilya. Habang buhay kong pasasalamatan ang mga lolo at lola ko, sa tito at tita ko na sobrang napakabuti sa akin. Hayaan nyo, makakabayad din ako. Papa Dudot, maraming salamat kung tsatsagain mong basahin ang sulat ko. Siya tayo minsan. Joke lang po. Ang inyong kabarangay, Hardy.